Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong astrology reading ngayong full moon in Libra sa araw ng April 6, 2023 at 12:34 PM Philippine Standard Time. Kung sa ibang bansa kayo nakatira at outside GMT plus 8 ang time zone nyo, i-check nyo na lang sa internet kung ano ang eksaktong araw at oras ng full moon sa inyong lugar. Dahil ang reading na to ay base sa posisyon ng mga planeta sa kalawakan ngayong full moon in Libra using astrology. Kaya hindi ko na kailangan gumamit ng tarot cards dahil ang horoscope, hindi yan ginagamitan ng tarot cards, okay? And I suggest na panoorin nyo yung reading na ito sa perspective ng inyong rising sign dahil mas accurate ito. So kung sigurado na kayo na kayo ay Scorpio rising, pwede na kayong dumiretso sa inyong horoscope. Meron tayong timestamp sa description at sa pinned comment. Pero kung hindi nyo pa rin alam yung rising sign or ascendant sign nyo, panoorin nyo to. Para malaman ng inyong rising sign or yung ascendant sign, mag-scroll down lang kayo sa description ng video na to. At yung unang link na makikita nyo, yun na yun. No? I-click nyo yung link na yun. Nakalagay dyan, alamin ang sun, moon, and rising signs gamit ang link na ito. So, i-click nyo lang yung link na yan sa Astro Sofa. At mapupunta kayo sa isang website na kung saan ika-calculate ang inyong rising sign or yung inyong ascendant. Okay? So, ilagay nyo lang ang inyong name dyan. So, halimbawa, si Anna ang name ninyo. Kahit wala ng surname, okay lang yan. Importante yung inyong oras ng kapanganakan, no? Tsaka yung place of birth nyo. So, ilagay nyo lang yung kung kailan kayo pinanganak. Halimbawa, example lang yan. And then, yung oras ng inyong kapanganakan at yung country kung saan kayo pinanganak. Kung sa ibang bansa, i-click nyo lang yung drop-down menu. So, makikita nyo na yung iba't ibang bansa dyan. Pero kung sa Pilipinas, okay lang yan as it is. And also, yung place of birth. So, halimbawa, sa Makati ka pinanganak. Hanapin mo lang yung Makati City. Ayan. Sa NCR, click mo lang yan. And then, click on calculate. Ayan. So, ika-calculate na niya ang rising sign ni Anna. So, for Anna, ang rising sign niya or ang ascendant ay Cancer. Pero, siya ay Aries. Okay? Aries yung sun niya, pero ang kanyang ascendant ay Cancer. Okay? So, para sa reading na to, ang gagamitin natin ang inyong rising sign or yung ascendant. Dahil sa astrology reading, nagbe-base yan sa rising sign. Okay? Ang full moon is about releasing and endings. At ang Libra naman is a positive cardinal air. So, this is very extroverted and upbeat at initiator, no? Gusto niya lagi siyang, pioneer about something, especially kapag may kinalaman sa mga ideas, sa expressions, using their thoughts, yung isip nila, no? So, ngayong full moon na to, maaring makakaranas kayo ng need for balance and harmony sa buhay nyo. So, if things are a bit, challenging, like may mga hindi balance sa buhay nyo, sa career nyo, sa relationships nyo, sa sitwasyon nyo, maaring ito yung time na i-re-check nyo, no? Parang i-re-assess nyo yung life nyo kung ano yung kailangang i-let go or i-release para magkaroon ulit ng balance yung life mo. Okay? So, this can be sa career mo, sa buhay mo, sa relationship mo, ano man yung mayroong imbalance. Ang opportunities dito is about evolving your relationships or evolution ng relationship na kailangan ng may mag-grow or kailangan ng mag-let go para matanggal yung anything na toxic sa relationship. Because this is also about releasing toxicity. If you feel like it's no longer serving your highest good, your highest purpose, you're letting that go para magkaroon ka ng peace of mind, para magkaroon ng balance and harmony sa life mo. Can be in any areas of your life. Pwedeng sa relationship, sa career, sa business, kung ano man yung importante sa'yo. So, ang challenges naman is how you are going to embrace endings, how you are going to accept that, no? Kung paano mo tatanggapin yung mga bagay na kailangan ng matapos. Dahil
you know, hanggang doon na lang talaga, and it's not going to help you anymore, or hindi na siya makakabuti sa iyo moving forward, no? So yan yung challenge for you. How are you going to accept endings? And also avoiding drama. Kasi syempre pag you engage yourself in a drama, mas lalo ka ma-stress. Mas lalo magkakaroon ng imbalance sa isip mo, sa emotions mo. So that's why ngayong full moon in Libra, medyo challenging to sa mga relationships, sa partnerships, sa trabaho, sa career, sa business. Okay? And when it comes to surgeries, no, it's not advisable to go through surgeries during the full moon, especially if it's related to your kidneys, your bladder, okay? But of course, nasa sa inyo pa rin naman yan. Kung may go signal ng doctors nyo, why not? Okay? Sa numerology naman, dalawang numbers ang vibration yan, 7 and 8, dahil dalawang days din yan, 5 and 6, okay? So sa Philippines, energy to ng number 8, which is ruled by Saturn, which is about authority and karma, no? So Saturn is about structure, discipline, limitations. So maaring kaya yung iba sa inyo rito, may mga bagay na ililimit sa'yo because hindi yun nakakatulong sa'yo. And maaaring magkakaroon ka rin ng realizations na alam mo kung ano yung best for you and which is not best for you or good for you, and then you're going to release them. Okay? Kasi Saturn is about giving you life's lessons. And another energy is number 7, okay, which is ruled by Neptune. Neptune is about intuition, analyzation, gaining a higher perspective in life. So that's why itong energy ng full moon in Libra na to ngayon in numerology is about reassessing your situation when it comes to relationships, partnerships, and connections. Okay? Kung makakabuti ba yun sa'yo o hindi. But it's time to release the negative. Okay? Anything that is no longer serving your highest good. Sa tarot naman, ito ay nire-represent ng Three of Swords, which is Saturn in Libra. So, maaring may mga challenges tayong pagdaanan through endings, no? Heartbreaks, na magbibigay sa atin ng life's lessons. So, nasa sa atin na kung hahayaan nating ibagsak tayo nitong mga pagsubok na to o lalaban tayo para bumangon uli. So, the choice is yours. Scorpio, ngayong full moon in Libra, the moon is in your 12th house of spirituality, your psyche, your mental health, and anything hidden, no? Anything spiritual sa inyo. So some of you maaring magkakaroon ng fluctuation ng inyong nararamdaman, ng emotions ninyo, ng iniisip ninyo. Parang feeling nyo may kulang, parang feeling nyo may gusto kayo pang i-explore sa buhay ninyo. You want to dive deeply, no? Within you, like your spirituality. You want to get to know more about yourself. And being a Scorpio, di ba, you want something na talagang malalim, like a connection to your higher self na deeper, and even connection sa ibang tao na deeper. So that's why you might feel some sort of imbalance, no, sa inyong mental state at this time. Pwedeng gusto nyo ngayon na may subukan pa na, parang ano, yung iba, pwedeng nalilito kayo ngayon, may confusion when it comes to your life's purpose, parang you are questioning yourself if ito ba talaga yung life's purpose nyo, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, kung ano man yung pinagkakakitaan nyo ngayon. Parang you are looking for a deeper meaning of life, no, around this time. And then also meron yung opposition sa inyong sixth house, which is your health, no? So, syempre, kung kayo ay masyadong nag-overthink ngayon, maaring maka-apekto yan sa inyong kalusugan. So, magmamanifest yan sa kalusugan nyo. Pwedeng magkaroon kayo ng mga breakouts. O kaya, pwedeng magkasakit. Dahil, syempre, pag marami, nag-overthink ka, kulang ka sa tulog, di ba? Pag kulang sa tulog, mababa yung immune system mo, mabilis kang dapuan ng sakit. So that's why ito yung kailangan yung i-balance, no, ngayong panahon na to, yung magkaroon kayo ng sapat na pahinga, no? Rest, sleep, make sure na lagi kayong hydrated, no? Ayan. And also, although ang Sun and then Chiron and Jupiter is in your sixth house, I feel kasi na yung iba sa inyo mas ano ngayon.
parang marami kayong ginagawa. Sixth house kasi is also about your work, your daily routine. And pwedeng you are so pumped up right now to do a lot of things. And minsan parang feeling mo, robot ka na. Na parang, okay, ito, gagawin ko na naman to araw-araw. And then may mga pagkakataon na wala ka ng time para sa sarili mo to reflect on what you really want, yung pangarap mo. Parang, alam mo na, rutinary na lang yung bagay na ginagawa mo sa araw-araw. That's why some of you might feel emotional around this time because the moon is in your 12th house, which is about your mind, no? So, that's why you also really have to pay attention sa mga iniisip mo. Just make sure na ano rin, kumbaga ano lang, lighter lang yung isipin mo. Huwag masyadong mag-overthink, no? At mag-aalala, lalo na kung wala pa namang problema. Kasi di ba nga sabi nila, pag nag-aalala ka, parang you are creating a problem na wala pa naman, di ba? So, pay attention rin sa inyong kalusugan ngayon, no? Although kung yung iba sa inyo meron kayong napagdaanan na health issues, no, may kayo dito, so maaring nasa proseso na kayo ng paghilom, ng paggaling dahil Jupiter is also here. And then magkakaroon din ng challenge, no, sa inyong 9th house, itong energy ng moon. Okay, so ang 9th house is about your higher education, your travel, your ideas, your dreams. So some of you, Scorpio, no, if you are not yet into spirituality or parang nagsisimula ka palang maging curious about your spirituality, maaring ngayon you're also trying to learn more about different forms of divination, no, parang iniintindi mo bakit ano ba tong astrology na to? Ano ba tong tarot na to? Ano ba tong Reiki healing na to? Ay, yung mga kung ano-anong interest ka. Kasi actually, Scorpio, by default, since you are a water sign, kumbaga natural na sa'yo yung pagiging intuitive. So for some of you, maaring you will realize that you are natural born healer. You are here to help other people and to, you know, showcase your talents and skills through helping other people. Diba? Ganon. So maaring magkakaroon ka nga ng, yung iba sa inyo, pwedeng identity crisis yan, na parang iniisip nyo, ano ba talaga yung purpose ko sa buhay? Okay? So, another message for you is a win-win outcome is forecast. So, it doesn't matter kung ano yung magiging resulta ng mga plano mo, no, moving forward. But, eventually, ito ay makakabuti para sa'yo. May mga tinatawag tayong blessings in disguise na akala natin sa una, problema or challenge. Pero, in the end, blessing pala talaga siya, no? So, another thing is, kung may mga bagay na beyond your control, hindi mo na makontrol. Kasi hindi naman natin talaga pwedeng kontrolin lahat. We can only control ourselves. Minsan nga, hindi pa natin kayang kontrolin yung sarili natin. So, if things are beyond your control, just surrender to the divine. Huwag masyado mag-overthink. I also have full moon in Libra. This is finding balance in your life. If you feel like things are stressful na sa paligid mo, have a break. 'Di ba? Magpahinga ka muna and release those negative energies. Kasi itong energy ng Saturn, kasi Saturn in Libra 'to, no. Itong full moon in Libra. Ito yung tinatawag na no pain, no gain. So we have to experience pain before we experience happiness. Hindi man puro happiness na lang. Kasi actually mas masarap damhin ang tagumpay, ang happiness after going through a painful experience. Diba? Kaya nga sabi niya, no pain, no gain. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.